camera. Mag-check lang muna ako ng attendance. Paki-open ang camera. Agunya. Present po, sir. Palas. Present po, sir. Albaniel. Present po, sir. Albo. Present po, sir. Anyanuevo. Present po, sir. Aranas. Present po, sir. Bergantinos. Present po, sir. Boo. Present po, sir. Buenafe. Present po, sir. Kalyanga. Present po. Kalyanga pala, sorry. Karandang. Present po, sir. Morning po. Morning, Castillo. Present po. De La Cruz. Present po, sir. Good morning po. Good morning. De La Roca. Present po. Ebora. Present po. De Pasupil. Present po, sir. Fitalco. Good morning po, sir. Nagsabi po sa akin si Mr. Fitalco. Baka raw po hindi siya maka-attend dahil masama daw po ang kanyang pakiramdam. Try niya daw po humabol, sir. Thank you po. Okay, thank you. Gabriel. Gabriel, wala. Present po, sir. Gonito. Gonito. Si Gonito, wala. Gonzales. Present po. Gumapak. Present po, sir. Gunay. Present po, sir. Gutierrez. Present po, sir. Laksa. Present po, sir. Good morning po. Good morning. Magtibay. Present po, sir. Alibiran. Present po. Marasigan Alexis. Marasigan Glenn Allen. Present po, sir. Marino. Present po, sir. Marquez. Good morning, sir. Present po. Morning, Martin. Present po, sir. Misiano. Misiano. Moreno. Moreno, sorry. Moreno. Mortel. Present po, sir. Naluz. Present po, sir. Nilo. Present po, sir. Ramirez. Present po. Ruben. Present po. Sanchez. Present po. Galvan. Present po, sir. Turano. Present po. Umali. Present po. Valenzuela. Present po, sir. Vival. Present po. Villapando. Present po, sir. Remind ko sir, lang. Sir, good morning. Sino yun? Sir, good morning po. Gunito po, present. Hindi lang po kanina marinig.
Remind ko lang na you are required to submit requirements on time. May mga meron sa inyo mga nag-submit na late. So, sa unang assignment, tatanggapin ko yon. Pero sa succeeding assignment, hindi ko na i-consider kapag late. Okay, no? Okay, let us continue with the discussion. Miss Nalus, anong schedule ng midterm natin? Sir, wala po pong binibigay pong schedule. Ah, pero meron. Ah, sige. Thank you. But once na malaman mong schedule, paki-inform mo na lang ako, ha? Sige po, sir. Okay. As a recap, we were able to discuss last, you know, yung three essential elements or requisites of a contract. Sabi natin, consent, object certain, and cause and consideration. Consent is yung pagpayag sa isang kasunduan. So without the consent, no agreement, no contract is possible. Take note, class, na kapag ang kontrata ay bilihan, contract of sale, tapos may offer ng pagbebenta, halimbawa, sasakyan, ini-offer na ibenta, para ma-perfect ang contract, kailangan mag-meet yung offer at saka yung acceptance ng offer. Okay. Halimbawa, may sasakyan ako, inalok ko kay A, bilhin mo na akin sasakyan, 100,000 ang presyo. Habang hindi pa sumasagot si A sa aking offer, hindi pa perfected ang contract. So pag sumagot siya at sinabi niya, sige, bibiling ko ng 100,000, doon pa lang nape-perfect ang contract. Okay? Pero sabi nga natin, may mga tao sa Pilipinas na hindi pwedeng magbigay ng consent. So, kung hindi nag-meet ang offer at acceptance, at nagkaroon na ng incapacity yung nag-offer, hindi na pwede maging perfected ang contract. Halimbawa, nag-offer ako kay A na ibenta ang aking sasakyan sa halagang 100,000. Pero bago niya masabi sa akin na tinatanggap niya yung offer ko na bilhin yung aking sasakyan, ako ay namatay. At hindi nasabi sa akin na tinatanggap niya yung offer ko. Ibig sabihin nun, hindi perfected ang contract. Kung sino man tagapagmana ko, hindi siya required na ibenta kay A yung property, yung sasakyan, kasi hindi perfected ang contract. Pero kung nag-meet yung offer at saka yung acceptance, inialok ko, kinomunicate ni A na tatanggapin niya yung offer ko, nalaman ko through text o sulat o anumang means of communication, tapos saka ako namatay, perfected na yung contract. At kung namatay ako, then obligado yung aking tagapagmana na ibenta yung aking sasakyan kay A. Kasi bago ako namatay, na perfect yung contract. Malino ba yun, class? Yes po. Yes po, sir. So halimbawa, kung nag-offer ako habang hindi pa sinasabi yung acceptance, nasira ang ulo ko, hindi na mape-perfect ang contract kasi hindi pa nag-meet yung offer at acceptance at hindi na mag-meet dahil wala na akong kakayahang magbigay ng consent dahil nasira ang ulo ko bago masabi na yung acceptance dun sa offer ko. Now, pagdating sa consent, binanggit natin dati yung tinatawag na simulated contract. Diba? Sabi natin, pag simulation, ginagaya yung tunay. So, hindi yun talaga yung tunay. Ang example ko dati, kung matatandaan nyo, marami akong utang para hindi mahabol yung aking lupa o sasakyan na nakapangalan sa akin. Bala-bala, ibebenta ko sa aking kaibigan, sa akin o sa aking magulang, o sino man, palalabasin na ibinenta ko sa kanya, pero may usapan kami na akin pa rin yun. Ililipat lang ang pangalan sa kanila para kung sakaling kasuhan ako, hindi mahabol sa akin yung lupa
o yung sasakyan. Ang tawag doon sa simulated contract na yun ay absolute simulated contract. Dalawa kasi ang simulated contract, absolute tsaka relative. Pag absolute, wala talagang intention na makipagkontrata sa isa't isa, pero gumawa, nagbala-bala na kontrata. Doon sa example, ang purpose is para hindi mahabol ng creditor. So kapag ganun, absolute simulated contract, pwede siyang ipawalang bisa nung creditor, yung nung pinagkakautangan ko. Kasi ang purpose ng contract na wala-wala ginawa namin ay para hindi niya mahabol. So masyang may karapatang ipawalang bisa yung kontrata namin. Okay. Pag sinabing relative o relatively simulated contract, may intention ang dalawang partido na makipagkontrata, pero ang inilagay sa written contract ay iba sa tunay na kasunduan. Halimbawa, ang karaniwan nangyayari, halimbawa kung ikaw may prangkisa ng tricycle, halimbawa ang nabili mong prangkisa ng tricycle ay 5, kung anumang ruta yon, pero ang tricycle mo lang ay 3, so meron ka pang 2 prangkisa na hindi na nagagamit. Usually, ang ginagawa, yung kabit system, kung may kaibigan kang may tricycle din, pinapalabas na ibinenta sa'yo yung tricycle para magamit yung prangkisa doon sa tricycle na yun at makapasada yung tricycle na may prangkisa. So doon sa example na yun, ang tawag doon ay kabit system, ang tunay nilang kasunduan ay ipapagamit sa may prangkisa na may bayad. Pero ang pinalabas ay bilihan para lumabas na ang pangalan ng tricycle ay nandun sa may prangkisa at pwede nang ibiyahe yung tricycle sa ilalim ng prangkisa nung may 5 prangkisa. Okay? So pinagkaiba ng dalawa, kapag absolute, wala talagang intensyon na magkontrata ang isa't isa. Pero gumawa lang bala-bala ng kontrata. Pag relatively simulated contract, may kasunduan talaga na kontrata pero ang inilagay sa written contract ay iba sa tunay na kasunduan. Sinadya. Sinadya na iba ang ilagay. Na ang purpose ay hindi legal. Now, pagdating sa consideration class, sabi natin, ano ang consideration? Magkaiba yon. Halimbawa, kung ako ay nagbebenta ng sasakyan kay A at pumayag si A na bilhin ang aking sasakyan, para kay A, ang consideration ng contract ay yung sasakyan na binibili niya sa akin. Para sa akin, ang consideration ng contract ay yung perang ibabayad sa akin ni A. Okay. Pagdating sa consideration, 3 ang klase ng contract. Diniscuss natin last week. Gratuitous, onerous, at saka remuneratory contract. Pag gratuitous, ang consideration ay yung liberality o kindness ng isang tao. Ibig sabihin, kapag gratuitous, iisa lang ang may obligasyon. Halimbawa niyan ay donation. Sabi nga natin dati, kapag donation, kaya siya tinawag ng donation kasi walang obligasyon na magbigay yung nagdo-donate. Ang may obligasyon ay yung binibigyan ng donation na i-express niya na tinatanggap niya yung donation. As to consideration, ang tawag sa kontrata ng donation ay gratuitous contract. Kasi act of liberality ang consideration. Kapag onerous, dalawang contracting parties may consideration. Yung example kanina na nagbebenta ng sasakyan, yun ay gratuitous contract. Onerous contract. Pag sinabing remuneratory, ang consideration ay yung serbisyo na ibibigay. Ang halimbawa ay contract of employment. Halimbawa,
pag kinuha ka ang serbisyo mo ng isang kumpanya, nagpirmahan kayo ng contract, nakalagay doon, anong tatrabahuin mo sa loob ng period na nakalagay sa kontrata? Ang tawag doon, remuneratory contract, kasi serbisyo ang iyong ibibigay na konsiderasyon sa kumpanya. As a general rule, lahat ng kontrata ay may konsiderasyon. At sa batas natin, class, hindi porke kulang ang konsiderasyon ay baliwala na ang kontrata. Ang tawag doon, class, ay lesion. Halimbawa, ang lupa mo, ang value ng lupa mo ay 1,000 pesos per square meter. Pero pumayag ka na ibenta yung lupa mo sa halagang 800 pesos per square meter. So mas mababa sa natural na value. Pero since pumayag ka, may lesion, may kulang sa tunay na konsiderasyon, pero valid pa rin ang kontrata. Kasi pumayag ka. Okay? So, hindi porke ang konsiderasyon ay mas mababa sa karaniwang kalakaran, baliwala na ang kontrata. Valid pa rin yun. Kahit may lesyon. Okay? Now, yung huling topic, yung interpretation of contracts, sabi ko nga sa inyo last week, ang kontrata naman, hindi naman kailangan abogado lagi ang nagawa. Pwedeng kayo lang ang mag-usap, pumirma sa, isulat sa yellow paper ang kasundawan, magpirmahan kayo, valid yon. Pero may mga pagkakataon, class, lalo na kung hindi abogado ang nagawa, na ang nagagamit na wording sa kontrata ay vague o ambiguous o malabo. Kapag gaganon, ang rule ay aalamin mo kung ano talaga ang tunay na intensyon ng parties. Yun ang magiging batayan mo kung paano i-interpret ang kontrata. Halimbawa, ikaw ay nakipagkasundo kay A. Ang usapan nyo ay uupahan yung kanyang boarding house ni A, halimbawa. Pero ang napalagay sa kontrata, sa title ng contract ay deed of sale, ibinibenta. Pero after nyo magpirmahan, buwan-buwan naman nagbabayad si A ng upa sa boarding house. So pag nakarating sa korte yung kasong yun, ang titingnan ng korte, hindi yung title ng contract. Ang titingnan ng korte, yung nakapaloob sa kontrata. Hindi controlling ang title. Kahit mali ang nakalagay sa title, ang titingnan kung ano ang tunay na kasunduan doon sa nakasulat sa body ng contract. Kung malinaw naman na yun ay upa, kahit pa ang nakalagay sa title ay bilihan, mangingibabaw yung upa. Laging kung ano ang tunay na intensyon ng dalawang partido. Minsan naman nangyayari na, halimbawa, dalawa ang aking sasakyan. Ibinenta ko kay A ang aking sasakyan. May written contract kami sa halagang 100,000 pesos. Pero dahil kami ang gumawa ng kontrata, hindi ko nailagay kung aling sasakyan ang ibinebenta ko. Ngayon pag nagkasuhan, dalawa ang aking sasakyan, aling kaya ang sasabihin ng korteng ibinenta ko kay A? Kapag ganon, class, na onerous contract, ang policy ng korte at ng batas ay kung hindi malinaw kung alin sa dalawang ibinebenta mo, ang ibibigay dun sa bumili ay yung sasakyan na ang value ay pinakamalapit doon sa ibinayad na halaga.
Halimbawa, sa example, ang ibinayad na halaga ay 100,000. Eh, ang sasakyan ko ay isang motor at saka isang kotse. Eh, kung mas malapit ang value nung kotse, kahit hindi nakalagay sa deed of sale, ang sasabihin ng korte, ang binenta mo ay yung kotse. Yun ang katulad o ka-equal noong 100,000. Okay. Pero kung ang ginawa ay donation o binigay ng walang kapalit, halimbawa, gumawa ako ng deed of donation na sinabi ko sa donasyon na ang aking sasakyan ay dinodonate ko kay A. Pero sa donasyon, hindi nakalagay kung aling sasakyan ang dinodonate ko. Sa batas, ang sasabihin ng korte, dahil walang kapalit, ang sasakyang ibibigay as donation ay yung pinakamababang value. Okay. So kung kotse at saka motor, kung mababa ang value ng motor, motor ang ibig sabihin na i-donate. So sinusunod lang yung policy na yan kapag hindi napalagay sa deed of sale o deed of donation kung ano ang i-donate o binibenta mo, tapos maraming option na pwedeng ibenta o i-donate. Yun class ang how the court interpret contracts na may mga vague or ambiguous part of provision. Okay. At yan ay ini-interpret as a whole para malaman ano talaga ang intention ng parties sa pagpirma sa kontrata. Kung ang laman ng kontrata ay iba sa titulo ng contract, mananaig kung ano ang laman. Ganun ang interpretation ng contracts. Okay. Questions class. Kasi hanggang doon ang ating midterm exam. Meron bang malabong part sa inyo kung pwede bang i-scan nyo yung ating manual? Pag mayroong part na hindi kayo naintindihan, pwede nyo itanong ngayon para may paliwanag ko. O na-discuss pero malabo pa rin sa inyo, I'm willing to entertain questions bago tayo maghiwa-hiwalay. Kasi hanggang doon ang coverage ng midterm exam. Anyone? Mr. Gabriel? Sir, meron po kayong mas malinaw po na example po para sa statement of a false cause and contract. Statement of false cause of contract. Diba, ang sabi ko sa inyo, ang presumption, laging may consideration. Kasi requirement yan para magkakontrata. So, pag may kontrata, ang presumption ng batas, may consideration na nangyari. Ngayon, ano yung sinasabing false cause o consideration? Doon sa example ko, yung lubog ako sa utang, bala-bala, ibinenta ko sa tatay ko para hindi mahabol yung lupa ko, mapapalipat sa tatay ko yung pangalan. Bala-bala, ibinenta ko, pero wala siyang ibinayad. Pero sa kontrata, may nakalagay na nagbayad. Pero ang totoong buhay, walang binayad. So yun yung false cause or consideration. Kapag false ang cause o consideration, pwedeng mabaliwala yung kontrata.
Naintindihan mo, Mr. Gabriel? Yes po, sir. Okay. Okay na sa'yo? Apa. Okay. Meron pa? Sir, good morning po. Oh, good morning. Pwede po bang malaman kung ano pong type of exam? Katulad ng quiz, Miss Naluz. Sige po, sir. Thank you po. Meron pa? Yung next nyong assignment ay yung sagutan yung question sa page 67 tsaka 71. Yung after ng consent at tsaka object certain. Please turn in your answer next week. I-popost ko kung saan nyo ito turn in at kung hanggang kailan next week. Ang assignments, assignments class lagi ay handwritten. Okay po, sir. Thank you po. Page 67 tsaka 71. Yung questions after consent at tsaka object. Certain. Dalawa. Other questions? Baka kasi may nalikdangan ako o hindi ko na ipaliwanag ng ayos. Pakitingin kung meron dapat i-discuss pa o kung wala naman, edi pwede na tayo mag-iwalay at magkita-kita na lang next week para sa midterm exam. Wala na? Miss Naluz, okay na tayo? Yes po, sir. Okay. Pero if ever may tanong pa rin kayo, pwede naman akong i-email o kahit sa Messenger, Miss Naluz, mas madali. Hindi kasi agad lagi ako nagbubukas ng email. Sige po, sir. Thank you po. Message na lang ako para bago midterm, kung meron mang clarification o question, pwede kong i-entertain. Okay? See you, sir. So, thank you, class, and I will see you next week sa schedule natin. Okay, paki-inform na lang ako, Miss Naluz. So, good morning. Thank you, have a great day. Bye-bye, class. Bye.